Pag-ibig, MP, 27.05% ang mahimong dividend nato. Yes. Ma'am, ang pala nato, ma'am, ba, it's because as a fan, no, daga na mag-content ani sa social media. Kung sa ba ang benefit if ang Pag-ibig member mo mag-save siya sa Pag-ibig MP2? Ang modified Pag-ibig ko is parang another siya na voluntary savings program ni Pag-ibigan. Kung halimbawa, ang isang kamembro sa Pag-ibig, na, paano ba siya, sir? Bale, gihatag niya ni Pag-ibig na programa para kung ating mga member na natin sila extra money would enjoy a higher dividend, no? Especially save anong mga low risk appetite na mga investor, we also encourage. And then sir, kanin mo modified Pag-ibig ko, pwede ganin mo siya gamitin. Lahat na bang nakay isa ka project kasi magod 5 years ng iyang term. Diba, ang regular magod na savings ni Pag-ibig Fund na gina for the employed workers, Fund ginabawas sa sweldo with employer counterpart na magod siya grounds kung ano sa alam pa-withdraw, no? So, anong, halimbawa, naka 240 months ka, so that's the maturity, and then at ay optional, na 15 years, ibig sabihin, naka 180 contributions without gaps, so pwede po na siya as optional, and then ka nang mag-depart ka sa country, and other reasons, but si modified Pag-ibig to is 5 years lang siya ang term, so pwede din siya magamit sa isa pang membro na, ay, instead na ako'y plano na 5 years, so kani ako inimuon na murag, quote-unquote, mini piggy bank ni mo, which naka-earn of higher dividends, no? Kaysa ibilin lang, itago lang ba niyo sa inyong balay, itago lang niyo sa aparador, or without offense sa mga kana-commercial banks na mas lower ang interest, no? Kung regular lang na savings, no? So, kung ang purpose niyo is nakay gina investment talaga and nakay gina look forward the project, you can use modified Pag-ibig to as an avenue na dito nito itago, safe and enjoying higher dividends. How about sa kaning interest, ma'am? Pag ma-earn ba din mo ang interest, ma'am, ma-appeal ba na siya dito sa imong principal? Yes. So, mo pa na isa nakagwapo sa ato ang hindi lang sa modified Pag-ibig to, even sa ato ang regular savings. Ang basihan sa pag-allocate sa dividends or pag-compute, no? Sa, for example, karon 6.55 for the Pag-ibig 1 or the regular savings and 7.05 for the modified Pag-ibig 2, automatic siya. Kung unsa to ang total as of December 2022, mo siya ang basihan. At 2023, mo siya ang basihan pag-compute sa inyong dividend. No? So, sa inyong share, kung sa ito ang total, so, ibig sabihin, ang total na ito na savings would include employee share, employer share, and the previous dividends na total. So, muna siya ang i-compute para sa Pag-ibig 1. And then, sa modified Pag-ibig 2, ang inyong principal na inyong i-remit ka Pag-ibig 1, and the dividends na yun ang ina-enjoy previously. For those na mga MP2 savers na nag-op sila ng compounded. Ibig sabihin sa compounded, ulato nila ang 5 years para ma-withdraw tanan. But there are also MP2 savers who are availing the annual dividend payout, especially sa mga kanang retired na mga not only government but Filipino workers na nag-op sila, na isave nila sa ilang modified Pag-ibig to ang ilang hard-earned money, no, from their like
retirement na mga benefits nila kay mga uban nila mga Filipino workers na gisave nila sa pag-ibig, sa modified pag-ibig. Last na lang, ma'am. Ang kwantod, anino, isa sa mga benefit is ang guarantee niya nga di mawala. Yes, sir. Mawagin na ang pinaka, no? Kasi sa pag-ibig fund, government guaranteed. And mo gina-premi ang ginasulti, no, even sa mga, as mentioned this sir, na dadaghan na kaayo na mga vloggers and even mga financial advisors sa Philippines na nagaingon yun sila nga ikaw, kung gusto ni mo nga ang imuhang savings, sure ka nga, ang imong principal, ang imong kirimit, mabalik yun sa imong 100%. Then, pag-ibig fund can guarantee that sa inyo ka. Na dili yun na ang inyong gibayan sa pag-ibig fund mabalik yun sa inyo ka 100% with dividends. And